government po proposing a bigger 28 billion budget for the NTF-ELCAC. In 2022, the pandemic is still raging and many businesses and employers need help to recover. Why is the NTF-ELCAC a priority? Una po, ano, maski po nandiyan ang pandemya, alam pa rin natin ang kagutuman ang dahilan ng pag-aalsa. Okay? Ito pong mga proyekting ito ay magbibigay hanap buhay doon sa mga nahihirapan sa buhay na dahilan kaya sila nagiging rebelde. Pangalawa, ito po isang ayon din doon sa ating strategiya kung paano tayo babangon galing po dito sa pandemya nito. That is to provide more development projects nang sa ganon, mas maraming hanap buhay at mas maraming pera ang iikot sa ating ekonomiya. Second question niya, and if the government needs help, the development of barangays, why doesn't it just fund development projects under the different departments who are primarily tasked to carry this out? Alam niyo po, ang budget nang gagaling sa ELCAC, pero ang implementation po niyan either sa local government unit na or DPWH pa rin po, no? Ang pondo po ay galing lamang sa doon sa programa ng ELCAC. Opo. Ang third question po niya, what's to prevent the NTF-ELCAC budget from being diverted for election purposes? Meron na po tayong constitutional guarantees. Meron po tayong ban on public works projects, no? Kapag panahon na po ng eleksyon. Question from RG Cruz ng ABS-CBN. Saan daw po gagamitin ng gobyerno ang may 8.6 billion na intel at confidential funds in a pandemic? Bakit mas mababa ang amount than last year? Well, patuloy pa rin po ang banta ng mga terorista, ng ISIS, ng mga komunista, ng mga drug lords, kahit po may pandemya. Hindi naman po ibig sabihin ay pandemya ay tigil na muna ang terorismo. Diyan po napupunta ang ating Intel Fund. At kasama din po diyan doon sa mga benepisyong binibigay doon sa mga napapatay ng mga sundalo at mga kapulisan. Yung aligasyon ng Makabayan Block laban sa DILG dito sa pondo ng ELPAC ay nagkaroon daw ng fund transfer. At sinabi nila na ito daw ay highly irregular. Wala pong irregular doon. Dahil ang nangyari naman po dito, sangayon kay Secretary Anyo, is that wala pong fund transfer. Ito po ay downloading of funds from the DILG Central Office to their regional office. At ito daw po ay authorized under the General Appropriation Acts of 2020. So wala pong ganyang report ang COA, Makabayan Block lang po. From